Laki ng bahay, yung mga kaytsubero. So, welcome to Binyan, Laguna. Hello mga kaysubero, magandang umaga sa inyo lahat and tayo ay nagbabalik dito sa Binyan, Laguna. Ayan. So, maalala nyo, galing tayo dito nung Sabado and wala tayong nahanap na pwede nating pagparkingan dahil araw nga ng Sabado at busy pala ang Binyan, Laguna. So, ngayon, nagbabalik tayo mga kaytsubero, araw ng Tuesday ngayon. So, gusto ko muna magpasalamat kay Sir Randy Karamihan. Ayan, maraming salamat po sa inyo. And of course, sa Binyan City Culture, History, Arts and Tourism Office, kay Sir BJ Borja. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din kay Ma'am Mary Kellen. Ayan, thank you po dahil nagpa-reserve po kayo ng aking parking slot. Ano? So, yan na yung Alberto Mansion, mga kaytsubero. Okay, tapos nandito tayo sa tapat mismo ng dating municipal hall ng Binyan, Laguna. Okay, so diretso muna tayo ng simbahan. So, welcome to Binyan, Laguna. Bukas na kaya ang simbahan? Tingnan natin. So, ito yung San Isidro Labrador Catholic Church, Meditation Garden and Belfry. Oh, maganda rin pala yung simbahan nila dito. Magandang umaga sa inyong lahat, mga ka-YouTubero. Nandito tayo ngayon sa parokya at dambana ni San Isidro Labrador sa Binyan City sa lalawigan ng Laguna. At itong simbahan na ito, bagamat kung titingnan ninyo ay hindi na mukhang luma, pero matagal na itong simbahan na ito sapagkat kung titingnan ninyo, around 1571 nung na-discover itong Tabukol kasi dati kung napanood nyo po mga ka-YouTubero yung isang episode tungkol sa Santa Rosa, Laguna, yun ay dating part lang po ng baryo ng pueblo ng Binyan. Pero itong Binyan, part lang din dati ng pueblo ng Kabuyao. Pero ngayon, noong pagdating ng mga 1700s, 1754, kung di ako nagkakamali, o 1747, itong bayan ng Binyan,
from being a barrio, naging pueblo. So naging bayan na siya. And then eventually, pag nagiging pueblo ang isang bayan, yung simbahan doon ay nagiging parokya na rin. Kaya nga, more or less, around those years, itong simbahan ng Binyan ay naging parokya. Simula ng debosyon kay San Isidro Labrador, nagsimula pa yan noong mga 1635. Kasi 15 years after lang ng canonization ni San Isidro Labrador, ay sinelebrate na o nakarating na dito sa Pilipinas yung imahe. Kaya nga, pero yun yung pinakamatandang imahe ni San Isidro dito sa lalawigan o sa bayan ng Pilipinas in fact. No? At ang magandang makita natin dito sa simbahan na ito, well, kung titingnan natin, katulad ng nasabi ko kanina, naging modern na itsura. Bakit? Kasi yung history niya, ang nangyari, especially around the 1800s, ang nangyari na sunog, nagkaroon ng ashfall yung dahil sa Taal volcano eruption, tapos nagkaroon ng lindol na nasira yung buong structure. Tapos ay nakakalungkot din na noong time na itatayo na ulito around noong 1898, kung di ako nagkakamali, o basta around that time, ang nangyari, itinayo na ito sa pamagitan ng isang Dominicanong pare na si Father Pahol, no? At isang Dominicano nga siya. At ang nangyari noong time na yon, yung mga Binyanense naman nakiisa doon sa rebolusyon ng mga Katipunero. So makikita natin yung connection kasi tumira dito si Rizal. So siguro malakas din nga ang higit ng mga Katipunero dito sa pagre-revolusyon against the Spanish friars, especially sa Spanish government nga nung time na yon. At kung makikita natin mga ka-YouTubero, ay tinayo uli yung simbahan nung 1929. Nung 1929 ito, kaya lang noong ilang years after, nagkaroon uli ng sunog, nasira na naman. Tapos ay eventually, ganun yung history niya, paulit-ulit na nasunog, ni-restore, nasunog, ni-restore. World War II, hindi naman siya actually nasira. Okay. Ayun, nakaligtas siya sa sira nung World War II, pero nung 1953, yun yung pinakamalaking sunog yata na nangyari, na nasunog talaga buong-buo yung simbahan. And through the help na lang nung dating mayor na si Jesus Garcia, I think, ang nangyari, ni-restore o binuo uli yung simbahan hanggang sa dumating na dito sa present structure. No, ang recent developments dito sa simbahan ni San Isidro dito sa Binyan ay yun nga nung naikwento ko kay Sir Fern na ito ay inelevate na sa pagiging shrine, no? So ito na ay isang diocesan shrine, so sentro na siya ng debosyon kay San Isidro dito sa lalawigan ng Laguna sa Diocese of San Pablo. Pero magandang tingnan natin bakit? Kasi kung titingnan nyo, mayat maya may mga napasok na mga tao, di ba? Kasi itong bayan ng Binyan, bukod sa debosyon kay San Isidro, ito'y puntahan ng mga tao gawa ng palengke, no? Dito kasi parang murang bilihan ng mga tao. So yung mga tao, before mamalengke or after mamalengke, nadaan dito sa Binyan para magdasal kay Lord, syempre, at saka kay San Isidro. No? Kaya nga makikita natin na nandoon yung need na magkaroon ng sentro ng debosyon kay San Isidro dito sa lalawigan. Bakit din? Kasi kung titingnan natin, yung bayan ng Laguna ay agricultural land. Ngayon ay waiting kami sapagkat mag-anniversary and part ng anniversary celebration na rin, dadalhin yung original image ng San Isidro patungo sa Madrid, doon sa hometown naman ni San Isidro Labrador mismo, no? So ito ay nakipag-ayos na kami sa local authorities as well as sa church authorities para madala yung image at syempre maibalik dito naman din, no? Pinangangalagaan ng bayan ng Binyan din naman itong image ni San Isidro dahil mahalaga si San Isidro para sa kanila. So yon. So galing kay Sir Randy Karamihan. Sir Randy Karamihan. Grabe, ang dami. Ano ba ito? Okoy. Tsaka Puto Binyan. Oh, well, Puto Binyan. Puto Binyan. Binyan. Wow, ito okay. Yung mga ano nyo, no? Produkto ng Binyan. Binyan. Yes po. Father, kaya, maraming salamat din. Po. Ingat Boss, po. Thank you, ah. So dito sa tapat ng simbahan, and may lumang bahay. And nire-restore nila.
Okay, nandito tayo mismo sa General Pinpini Street. Ayan. Tapos ito, ay makita nyo itong bahay na ito, mga kechubero. Ayan dito, restored, pero yung katabi niya, ayan, nire-restore pa lang, ano. Bahay na ba ito, mga kechubero? Eh, mga kechubero, ang laki ng bahay. So hindi siya kagaya nung mga bahay sa San Fernando, no. So bawat bahay may nakasulat kung sino 'yung may-ari ng bahay. Ganda, no. And by the way, mga kechubero, ito yung eskwelahan kung saan nag-aral si Jose Rizal. Ayan. In this town of Binian in 1871, Dr. Jose Rizal received his first formal schooling under Maestro Justiniano Cruz, who later advised him to study in a higher school in Manila. Ayan, oh, School of Dr. Jose Rizal. Open na kaya sila? Ayan yun. Ayan boss, thank you, ah. So nag-open ito ng 9 o'clock. Ayan, so pinayagan lang tayong pumasok dito kasi gusto lang talaga nating makita itong... Ito yung sir, ano, mismo? Yung eskwelahan ni Rizal noon. Ah, okay. Nasa loob, sir. Sige po. Ayan, so eto yun, mga kechubero. Yung eskwelahan ni Jose Rizal. So, di ba sa Calamba, Laguna siya tumira? I mean, ipinanganak. Tapos nung nag-aaral na siya, ito yung first school niya, tapos tumira siya sa bahay ng kanyang lolo na si Lorenzo Alberto. Wow. Ayan, so ulitin ko lang, ang original daw dito, itong mga haligi. Ito. Oh. Ayan, so dati ang nagtuturo lang kay Jose Rizal nung maliit pa lamang siya ay yung kanyang nanay na si Teodora Alonso. And then nung tumagal, ipinasok na siya dito sa Binian, dito sa eskwelahan na ito mismo. Ayan. Ayan, tapos tumira si Rizal sa bahay ng kanyang lolo na si Lorenzo Alberto. Okay, so ulitin ko lang, ito yung eskwelahan kung saan nag-aral si Dr. Jose Rizal. And boss, maraming salamat po, ah. Okay na po ako. Oh, lag ako. Sige po. Boss, thank you po ulit, ah. Thank you. Okay, labas na tayo dito, mga kechubero.
Okay, dito na tayo mga ka-YouTubero. Okay, another ancestral house. Sana merong ano pangalan para malaman natin kung sino yung may-ari ng bahay, ano. Ayun, meron. Florentino Guico. Florentino Guico House, 1907. Okay, so nandito naman tayo sa Gonzales Street. So ito yung nakikita ko sa online mga ka-YouTubero na maraming mga bahay na malalaki. Mga lumang bahay actually. Ayan o. Ganda niya no. Laki ng bahay yung mga ka-YouTubero. Kaya lang walang ano. Walang signage. Okay, diretso tayo dito mga ka-YouTubero. So hindi daw siya open for public viewing yung bahay na ito. Ayan o. Grabe, ang dami o. Kita nyo naman niya. Ang lalaki. Wow, ang laki ng bahay na ito mga ka-YouTubero o. Ayan, ayan po o, sa kanan. Tingnan natin kung kaninong bahay ito. So, merong nakasulat sa harapan. Basahin natin. Francisco Bailon House, 1778. Wow, ang tagal na nito. Ayan o. Francisco Bailon House. Okay, so ulitin ko lang, Francisco Bailon. Tapos dito sa kanan natin, ang laki ng bahay. Okay, so itong bahay na ito mga ka-YouTubero, Mercado House. So nakatira pa din dyan yung mga pamilya ng Mercado. Ano? And nagtanong na rin ako kung pwede tayong pumasok. Sabi nila hindi daw pwede. Ayan. So halos kasabayan lang itong bahay na ito, yung Francisco Bailon House. And 1700s. And panahon pa ng mga Kastila. Ano? So, dito naman tayo. So, eto, Casa Binyanense. Binyanense, Jacobo Gonzales Museum. Binyan Congressional District Office. Ayan o, Casa Binyanense.